Tom Barna! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Carl, isa sa napakarami po ninyong mga tambalanista. Sumulat ako dahil durog na durog ang puso ko at ang dilim-dilim ng mundo ko. Sana pagkatapos kong ibahagi ang kwento ko, gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano. Dati, naiinis ako kapag kinukumusta. Yung bang tinatanong ako kung okay lang ba ako, kung anong ginagawa ko, kung busy ba ako, kung kumain na ba ako, o kung nakatulog na maayos. Pero ngayong wala nang nagtatanong sa akin. Namimiss ko. Matagal akong umasa kahit mahirap. Nagtiwala ako at hindi napagod maghintay. Nagdasal ako at nagmakaawa. Pero bakit hindi pinakinggan ng Diyos ang panalangin ko? Hindi ko man lang siya nakasama kahit saglit. Hindi ko man lang narinig yung boses niya. Hindi ko man lang siya nayakap at hagkan bago niya ako tuluyang iwan. Pinagmamasdan ko ang tila sumasayaw na ilaw ng Aurora Borealis nang tumawag ang parents niya para sabihin, wala na siya. Napaku ako sa kinatatayuan ko. Paano ko pa maipapakita sa kanya kahit yung video na kinuha ko kung sakaling magising siya? Sa isang iglap, lahat ng plano ko sa aming dalawa para na lang isang malabong bituin sa ulap na mahirap abutin. Dali-dali akong umuwi ng Pilipinas. Habang nasa eroplano, nagdarasal pa din ako na sana panaginip lang. Baka naman joke lang o isang mapanakit na prank. Baka pagdating ko, bigla siyang gumising. Pero kahit anong higpit ng yakap ko sa kanya at kahit anong lakas ng iyak ko, hindi siya magising. Kahit anong pagmamakaawa ko na huwag niya akong iwan, hindi niya pa din iminumulat yung mga mata niya. Ang sakit-sakit. Hindi ko man lang siya nakausap kahit isang beses. It has already been weeks since she died, pero parang laging kahapon lang. When I think about it, mas gusto ko pa din na nakaratay siya sa ospital kahit nakapikit lang siya. At least, I still see her. Nahawakan ko yung kamay niya at nakakausap ko siya kahit hindi naman siya sumasagot. Ngayon kasi, she's just a memory and it hurts so bad. Minsan iniisip ko na wag na lang bumalik sa pagiging piloto. Hindi ko na kasi mahanap ang dahilan kung para saan pa ang pagpapagod ko. Pero kapag nasa alapaap na kasi ako, parang anlapit ko na sa kanya. I feel when I am up in the air, she is out there somewhere, looking out for me. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang maluwag sa puso ko ang lahat.
sana naramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Sana sa kabilang buhay, maiparamdam ko sa kanya yung panghabang buhay na ligaya at ang pag-ibig na hindi namin nakamit in this lifetime. Hindi ko maiwasang maiyak while writing this, pero gumaan ang pakiramdam ko. Salamat po sa pagbasa tambalan. More power to the both of you. Ang inyong tambalanista, Carl. Naman talaga yung mga kwento ng mahiwagang Bornay na may pressure na gumaan ang kalooban tas hindi namin alam kung ano yung sasabihin namin. Yung tipong alam po namin ang aming profession ay official and professional daldalero at daldalera. Mga charotero at charotera. Mga budulero at budulera. Pero pag mga ganito, kasakit, kahirap, parang ang hirap. Alam mo yun, parang gusto kitang lokohin na piloto ka, sana naman makalibre ng flights. Baka naman dyan, kapag ka napunta ka sa ibang lugar, pasubirin ka naman dun sa mga lugar na pinupuntahan mo. O kahit nakumot lang ng aeroplano, pwede na. Pwede na din. O kaya yung headphones na hindi naman nagagamit sa ibang gadget. Alam mo yung gusto namin ganun, gusto namin pag-aanin, pero kahit na naibitaw namin siya, parang hindi pa rin siya tama at hindi pa rin siya nakakagaan ng kalooban. Pero it's a good thing that when you wrote it, sabi mo, umiiyak ka, pero kahit papaano, gumaan yung pakiramdam mo. And that is also a sign na it's important that you always talk to somebody. Yung paulit-ulit, kasi di ba parang heartbreak, yung sa'yo nga lang, heartbreak na may kasamang death, kaya parang double the injury. Pero di ba ganun yung pag broken-hearted ka, kinikwento mo siya ng kinikwento, hanggang sa isang araw na manhidga at na-realize mo, ano ba to, bakit pa ulit-ulit yung kwento, wala na nakikinig. Alam mo yung ganun? So yung in your case, sure ako marami makikinig sa'yo. Iba eh, special yung ganyang klase ng case eh. And then, dahil nakakagaan sa kalooban yung sinishare mo siya, and then gawin mo, wag mong don't close up, wag mo hayaan na maging tahimik lang tapos namnamin at kimkimin lahat. Kasi obviously, yung sharing mo sa amin by writing has helped you. So, ibig sabihin, makakatulong to pag nag-unburden ka sa ibang tao. O isa pa nga lang yung ginawa mo, what more, di ba? If you do this regularly. Correct. Talking to somebody, lalo na kung trusted mo yung tao na yun. The people you trust. So, ikwento mo siya sa mga sa mga taong willing kang pakinggan at pinagkakatiwalaan mo. Malaking bagay yun. Ano man ang pinagdadaanan mo. Di ba? Lungkot, problema, anything that you want to communicate, yung emotion mo. Totoo to, no, para sa tambalan talaga mahirap magpayo sa taong namatayan. Pero ang ginagawa namin dito is kapupulutan na lang namin ng aral at lahat ng mga tagapakinig namin ang kwento ng nagpadala. Yes. Ang lesson na makukuha natin dito, syempre, diba, i-treasure natin yung mga mahal natin sa buhay while they are still able and while they are still alive. Sabi ni Carl dun sa kwento niya kanina, no, sana nandito pa rin siya kahit alam kong hindi gumigising. Yung ganon. Mm-hmm. Kaya nga, doon nag-flashback sa akin yung ilang mga kakilala ko partner na yung kahit na respirator na lang or device na lang yung bumubuhay sa kanila, hindi nila kaya pang i-let go kasi at least nahahawakan, at least nakikita, ganun. Kasi iba pa rin talaga kapag wala na talaga siya, tapos memory, masakit talaga yun eh. Kaya naiintindihan natin. So, yun yung sabi nga ni partner, no, dun tayo magdudwell, dun sa lesson that we can learn from it, na habang hindi pa sila alaala lamang, di ba? Mm. Habang inaalala mo sila,
pwede ka mag-create ng mga magandang alaala with yes. them, 'di ba? Yung ganun, gawin po natin kasi hindi talaga natin na masasabi kung kailan, saan, paano, 'di ba? So while they are there, talaga nga habang nakita mo pa, habang nakakausap mo correct. Pa, habang 'di ba, habang nahahawakan mo pa. Oo. Guilty tayo sa napakaraming aspeto, mm-hmm. napakaraming pagkakataon na nagagalit tayo sa nanay natin, sa tatay natin, sa mga asawa natin. Sa mga asawa Mister, natin. Mrs. Diba? Ganyan. Kapag kinukumusta nila tayo, mm-hmm. minsan ang kulit-kulit, ano ba 'yan? Tawag ng tawag naman yung nanay ko. Ano ba 'yan? Tawag ng tawag yung Mrs. ko. Oh. Bakit kinukumusta ka lang, chine-check ka lang? Tingnan mo, kagaya ng nangyari yun intro niya eh. Yun yung diba? Intro niya eh. Dati naiinis siya kapag kinakamusta. Yes. Kung nakakain na ba, kung nakauwi na ba, ganun. Mamimiss mo kasing lahat yan kapag wala nang nangumusta. Correct. Nalaman niya yung value ng pangungumusta nung wala na yung taong mahal niya. Tama. Diba? So wag nating hintayin yun. I-treasure natin, i-cherish natin yung moment na may nangungumusta pa sa atin. Hmm. Diba? Minsan nga, totoo yun, kahit sa mga kaibigan, diba minsan na natatakot tayo na iniisip natin na kami kailangan na naman to kaya nang umusta sa akin. Wag ko nang sagutin, na, 'di ba? Well, kadalasan din naman kasi. Yun may naman trauma talaga. Na talaga kasi. Kapag ka nagsabi talagang Mars, kumusta? May takot talaga ako, partner eh. may kakaibang bilis ng tibok ng puso, may tibok no? Ng puso parang nag-e-explain na kagad ako na hindi ko siya pauutangin kahit hindi niya pa sinasabi. May ganoon. Pero sa mga ano, sa mga alam natin mangungutang talaga. Pero may mga totoo tayong kaibigan na sobrang nating na-appreciate na kapag kinumusta tayo out of the blue. Correct. Na parang, ay, bakit kaya? Diba? Tapos biglang, kaya nagyaya lang, may follow-up invitation na kailan ka libre, coffee tayo. Nakakataba ng puso, yun ay naalala niya ako. Bakit niya kaya ako gustong kumustahin? Bakit kaya niya ako gustong makausap? Correct. Pwede mag-share siya ng problem or pwedeng wala din naman. Pwede din naman, naisipan ka lang niya. Diba sabi nga nila, may dahilan kung bakit natin biglang naiisip ang isang tao. Maaari nga na-miss natin, maaring may kailangan tayo sa kanya or may kailangan pala siya sa atin. Which is like, yun ganun nga. Baka kailangan niya lang ng may makikinig sa kanya. Totoo. Yung ganyang mga eksena. And bigyan natin ng chance yon. Bigyan natin ng pagkakataon. Mm-hmm. Lalo kung libre. Huwag tayong tatanggi pag libre. Oo, yan ka sa spiral. Oo nga. Hindi ka ba? Go na kami dyan. Cancel mo kami. Meeting. Sige kami na sige. Oh, diba? Mama, magbubuffet daw kasama yung tambalan. Oh, sige. Go, diba? Diba? Basta pagkain, go. Why not, diba? Pero, yun talaga. So, let's do our best to appreciate everyone who's with us while they are still alive, while they are still here with us. Mm-hmm. And para naman dun sa, dyan kay Carl, it's not going to be easy. Hindi talaga madali. Sabi mo nga, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, paano ka magsisimula, kailan ka magsisimula, diba? Yung ganyan. Pero, know that you have to unburden. Huwag mong masolohin ang lahat. Kailangan mong i-share yung ganyang klaseng mga nararamdaman mo sa mga trusted friends mo. At isa pa, Carl, medyo mahirap tong gawin lalo na pag may pinagdadaanan kang matindi, no? But you really have to take care of yourself physically. Diba? Kasi mahirap na ikaw din naman mismo maging alaala na lang. Diba? At ayaw natin na mangyari na alaala ka na lang dun sa mga taong nagmamahal din sa'yo. You have to take care. Mahirap nga lang gawin yun kasi parte pag may problema ka talaga, ang hirap kumain. Para lahat ng mata mis mapait. Diba? Parang correct. Lahat ng mga paborito mo, walang lasa. Inatamad ka sa maraming bagay. Correct, diba? Nawawalan ka ng gana sa maraming bagay. But you really have to take care of yourself yes. at this time. Kasi kailangan yan. And ulitin namin yung importance of seeking support from other people and praying. Yun yung pinakamahalaga. Salamat sa iyo, Carl, sa pag-share ng iyong kwento. At kung may kwento ka rin na gustong i-share, pwede nyo po kami email. Pa-time out na kasi.